Grabe init yung panahon ngayon. Alam niyo, ba't nagdidilig kami pag ganitong oras? Or, lalo na si Brenda. Nagdidilig kami ganitong oras, mga alauna, alas 12, kahit alas 2. Ayan, kasi yung mga grabas dito ng mga, di ba? Daming grabas. Kapalitbutan ng grabas. So, yung mga init, ang init ng grabas. So, kailangan paibsan yung pananim na hindi masyadong initan, ba kaya binabasa talaga siya kahit mainit. Hindi man yan mamamatay. Kahit pa paano maibsan yung sobrang init, kasi yung mga grabas nakadikit na talaga siya sa mga bagong pananim ni Brenda ng mga carabao grass. Kaya, ayan, kailangan may nagtutubig talaga dyan, or inoon namin lagi yung mga hose dyan, kasi kung hindi yan siya lalagyan ng tubig or didiligan pag mainit masyado, malamang maluluto talaga yung mga bagong pananim ng mga carabao grass dyan. Kaya ayan, iibsan yun. Kahit pa paano maiibsan yung ano ba, sobrang init, tsaka hindi mamamatay yung mga bagong pananim. Kaya minsan din manapapansin yung si madam na pag alauna, alas 12, kahit pang init talaga, ang tutok talaga yung araw, nagdidilig siya kasi ayaw yung mamatay yung mga halaman niya. So, kailangan merong tubig na nakaon talaga. Tutubig talaga siya, lalo na sa mga bagong pananim niya. So, dito is bagong tinamnan niya ng mga carabao grass. So, ayan. Diba? Nakita niya lang tutubig na siya. Siya o, nagtutubig na talaga siya. O, kanina pa yun nakaon eh. O, diba? At least, hindi na siya masyadong mainit. Maiibsan na yung sobrang init ng grabas or basta. Kasi itong lupa na to kasi is pangpalayan talaga to. Dapat magtubig talaga siya bago tumubo yung ilalagay mo dyan, itatanim mo. So, ayan. Tapos, syempre yung mga grabas, ginagawa nila, auntie, dito. Ayan o. Ginagano namin yung mga grabas. Pinapalayo namin sa bagong talim na mga carabao grass. Kasi pag mainit, hindi siya masyadong maluto. Ganon siya. Nagtubig na doon sa kabila. Ayan, papunta na yan doon. O, diba? Bongga. Eh, sa tubig naman dito. Mura lang yung tubig dito, guys. 200 pesos lang monthly na yon, kahit gaano pa kadami yung magamit ng tubig, kahit gumawa ka pa siguro ng swimming pool, my gosh, 200 lang talaga siya every month na yan. So tikman natin tong dinala kanina, binigay ito kanina ng follower. Syempre kakain tayo, titikim tayo. Ang tawag din nito is moron. Ito naman yung binagol. Binagol daw yung tawag na ito. So, tikman natin. Galing lang, ano to? Ah, sa Leyte. Galing daw Leyte. Kasi kanina, merong followers na pumunta dito. Naghatid siya ng ganito. Tapos, meron din tuba doon na parang talaga siyang wine na yung ano na yung tsura niya. Pero, tuba siya. And then, alam nyo, maitim yung kulay niya. So, ito, tikman ko to kasi parang hindi pa ako nakakain na ito. Titikman natin siya. Moron. Sabi nung nagdala na ito na followers, kainin daw agad-agad kasi baka masira na kasi binyahe pa nila ito. Titikman natin. Moron. I-search ko nga ito. Para siyang kasaba yung ano niya, yung amoy. Cute! Yun siya, oh. Ano na? Hindi ka naman umorder. Ngamit lagi siya. Sarap siya, eh. May manis sa loob. May chocolate something na taste, tas may meron siyang cheese, meron din siyang, i-search ko nga to, guys.
Lami siya, masarap siya. And ito, kasi naka-open na sila na ito kanina, so meron akong open na dito. Hindi ko pa siya natikman. Binagol daw to siya. Ha, tapos yung bagol, or yung coconut shell, nilagyan pa niya ng dahon ng saging. Siya. Ay, para siyang ano, kalamay, pero matamis talaga siya, o mapifil mo talaga yung parang ano, sugar. Sarap. Ay, para siyang kalamay doon. Para siyang kalamay yung lasa niya, guys, pero hindi ko alam kung ano itong nilagay niya. Kasi iwan naman kasi yung kalamay, di ba? Sobrang sticky yung kalamay. Ito, para siyang, basta, binagol daw siya, sabi. Mm. Masarap lahat. Ito, masarap din. Ito na. Hoy! Sarap niya, oh. Sa! Ikaw. Ikaw. Ay, wala pa ka ganina pag abutanin. This is perfect. Ito yung pinakamasarap sa akin. Pero ito, masarap din siya. Parang gusto kong gawin to siya. Ay. Kaso maghanap pa tayo ng bagol or yung coconut shell. Paano ba bumili ng coconut shell? Ang tamis. Grabe. Ito oh, sabang tamis. Ngayon, dumidikit na sila lamunan ko. Pag ganito, kailangan tubig talaga ng marami kasi madali ako natutong si Lightus. Ito masarap din kasi yung tamis niya, sakso lang. Plus may peanut, may cheese. Gawin ko nga. Yum yum. Thank you po sa nagbigay nito na followers. Hindi ko naabutan kasi pagdating ko nito na eh. So tinikman ko na lang siya.